YouTube channel. It's me again, your Langga Gail. So for today's vlog guys, magbibigay tayo ng first impression at review dito sa NMAX 155 Matte Blue. So, kanina guys, nung hindi ko pa din-drive to si NMAX 155 Matte Blue, masasabi ko mabigat kasi ang laki niyang tingnan, bulky siyang tingnan kumpara sa ibang mga scooter. Pero nagkamali ako guys nung na-test drive ko siya. So, katulad ng ibang scooter, napakagaan niyang dalhin and at the same time maganda yung kanyang handling. And ito din si NMAX 155 Matte Blue guys, ang kinaganda niya at nagustuhan ko sa kanya kumpara sa ibang scooter is kapag halimbawa nagda-drive ako, yung paa ko is relax na relax. So pwede kong iganyan, pwede ko ding iganyan kung halimbawa ngawit na akong maganito ng position ng paa ko, pwede ko siyang konting i-stretch ng ganyan. So pwede siya guys sa pang long ride at saka pang short ride. Then, ang isa din sa nagustuhan ko dito kay NMAX 155 Matte Blue is kahit na bulky siya guys, is talagang yung handling niya ay napakagaan. Ito nga palang si NMAX 155 Matte Blue guys is lahat to stock except lang sa hawakan ng passenger. So kung mapapansin nyo guys, naka-chrome na siya kasi dating black to. At the same time yung kanyang mugs naka-chrome na din. So, ano naman yung kanyang mga features? So, kung makikita nyo guys, at katulad ng ibang mga scooter, of course, meron siyang high beam, low beam, signal light. Ito yung kanyang left at ang kanyang right, then ang kanyang horn. Then, meron din siyang menu, pero babalikan natin yan mamaya guys pag open na natin tong panel board. Next, dito naman tayo sa right side guys. Again, stock yung kanyang side mirror. Tapos, meron tayong stop and start system. So, ito yung kanyang off and ito yung kanyang on. Tapos, of course, ang kinaganda din ni NMAX 155 Matte Blue is meron siyang hazard light kung halimbawa nakapark kayo. And ang kanyang start button. So, dito naman tayo sa kanyang compartment guys dito sa baba. Kung mapapansin nyo guys, ano bang laman, meron siyang punasan. So, medyo mahaba siya. So, masasabi kong malalim. Yan, pwede cellphone dyan, hindi basta-basta mahulog. Tapos, meron din siyang pagsasaksakan ng cellphone nyo pag halimbawa lobat kayo. So, ito yung gusto ko dito kay NMAX 155 kasi meron siyang saksakanan ng phone. So, for emergency na pag halimbawa lobat kayo. Next, aside from that guys, meron din siyang isang maliit na compartment dito. So, ano ba yung malalagay dito? So, pwede siyang lagyan ng cellphone na maliit. Yung keypad type, tapos coin purse or wallet. So, pag halimbawa umuulan at ayun yung mabasa yung mga gamit nyo, pwede nyo ilagay dyan. Next, dito naman tayo sa kanyang fuel. So, of course, open, then push. Diinan nyo lang para siya ay mabukas. So, yung capacity niya guys is 7.3 liters. So, next. Dito naman tayo sa kanyang seat. Again, nakaturo sa I para open, then click the seat button. So, yan guys. Ano bang laman ng kanyang compartment? Of course, yan. Kung makikita nyo guys, napakalaki ng compartment niya. So, yung kanyang capacity is
23.3 liters. So imagine, napakalaki. Anong laman? Of course, nandito ang ating FJC helmet na medium size. Kung makikita nyo, full size helmet siya, guys. Hindi siya half face, kundi full size. Yun. Yun yung isa sa advantage at gusto ko dito kay NMAX 155 Matte Blue. Next, meron siyang kapote. Isa, hindi lang isa, dalawa. And of course, meron ding maliit na BS1, pampalinis ng inyong motor. And pwede nyo din ilagay yung ORCR nyo or kung anong mga gamit na kailangan nyo habang kayo ay nagta-travel or naglo-long ride. So, yun guys. So, ang isa din sa gusto ko dito kay NMAX 155 Matte Blue is seat. So, bakit ko siya gusto? Of course, malambot siya, guys. Hindi siya masakit sa puwet. So, di ba? Kung makikita nyo, napakalapad. Yun yung gusto ko dito. Next, guys, dito tayo sa kanyang lights. So, open muna natin tong kanyang panel board para makita nyo din ang features at yung mga lights. So, ano bang meron? So, of course, yung signal light niya, ito. Yung left, tapos right. Then, balik natin. Then, meron din siyang hazard light. Yan. Next, ang laman ng kanyang panel board ay fuel gauge. Tapos, meron siyang time. Tapos, ito yung kanyang menu. So, paano ba maglipat ng kanyang trip 1 to trip 2? Press nyo lang to. Yan, makikita nyo yung trip 1. Tapos, trip 2. Tapos, yung level ng kanyang battery, 12.5. Then, pwede din nyo siyang ibalik sa kanyang dating settings. So, guys, dito naman tayo sa kanyang ilaw sa harapan. Ano bang meron dito? Kung makikita nyo, guys, ang astig niya kasi fully LED siya. So, dalawa yung ilaw niya. Next, dito naman tayo sa kanyang signal light. Makikita nyo, guys, na bulb pa rin siya. Pero kahit ganon, malakas siya pag gabi. So, ngayon guys, buhayin natin ang makina ng motor na to para makita natin yung kanyang hazard light. So, yun yung kanyang engine sound. So, ito yung kanyang hazard light, guys. Kung makikita nyo, kahit na maliwanag, kitang-kita talaga yung lakas ng kanyang light. Lakas ng kanyang bulb light, yung kanyang hazard light. Then, ito yung kanyang, of course, LED light. So, dito naman tayo sa likod. Naka-hazard light yung harapan. And of course, naka-hazard light din yung likod. So, ito, naka-LED light yung kanyang tail, guys. But, ito pa rin kanyang signal or hazard light is naka-bulb. But, kahit na naka-bulb light siya, guys, napakalakas pa din niya kahit umaga. So, how much more paggabi, di ba? So, next guys, ha, dito tayo sa sukat ng gulong. So, ano ba ang sukat ng gulong ni NMAX 155? So, naka 130 by 70 siya. Tapos, naka dalawa yung shock niya kumpara sa ibang scooter. Tapos, ito, plastic. Then, naka emblem na din siya. NMAX 155. Parang inutip lang, pero naka emblem na din siya. Mayroon tayong footrest sa back ride. And, pwede din dito. Ito naman ay footrest ng driver. So, yan. Ito yung gusto ko dito, guys. Then, next. Ano ba ang sukat ng front na gulong ni NMAX? So, yung sukat niya is 110 by 70. And, naka-disc brake siya, guys. Both front and back. Naka-disc brake siya. And, naka-tubeless din siya, guys. So, next. Dito naman tayo sa kanyang tambucho. So, halimbawa guys, lalapat yung inyong binti dito, hindi basta-basta mapapaso. It's because meron siyang heat guard. So, meron din siyang radiator, guys. So, ito yung radiator niya, naka-cover din. Yan. And of course, meron din siyang side stand. So, yun guys. I hope nagustuhan nyo yung aking first impression at review dito kay NMAX 155 Matte Blue. At kung nagustuhan nyo to guys, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless!
Hello! Effect fail. Aww. Ulit-ulit kami! No choice.